yung sinasabi ko sa inyong Dome of Light na sikat na attraction dito. Actually, tama yung na-research ko na sinabing gano'n na yung mga shop daw dito, mga nagbebenta ng mga Tapos, mayroon din 7-Eleven, pero sa Taipei ko kayo itutour, mas magandang branch. Dito tayo pupunta, gaano lang, walking distance lang from here sa MRT station, yung night market. Hello guys, I'm back again with another video. And guys, for this video is pupunta tayo sa Dome of Light, yung sikat na light doon sa MRT station dito sa Kaohsiung at sa Nanhua Night Market. And guys, actually dapat na pupunta natin is ang Rui Feng Night Market. Kaya lang, unfortunately, Monday ngayon at sarado ngayon yun. Hindi ko kasi alam na Monday sarado siya. Sana pinuntahan ko na siya kahapon. Pero kasi guys, tomorrow, pwede ko siyang puntahan sana. Kaya lang, tanghali, dapat nasa Taipei na ako bukas. Kaya guys, ngayon, Nanhua Night Market ang pupuntahan natin at Dome of Light. O ayan, papunta tayo ngayon doon sa Formosa Boulevard. Papasok tayo kasi doon natin nakikita yung Dome of Light. Ayan guys, exit 1 or entrance 1 naman to kasi papasok tayo ng Formosa Boulevard Station. Guys, tigan nyo, pagpasok na pagpasok pa lang dito sa mismong MRT station, sasalubong na sa inyo yung Dome of Light. Oh! So guys, ayan o, tignan nyo, yan yung sinasabi ko sa inyong Dome of Light na sikat na attraction dito sa Kaohsiung, Taiwan. Actually, maswerte ko kasi yung hotel ko located lang sa exit 1 ng MRT station na to. Pero usually, kapag ka first timer kayo magpupunta dito o turista kayo, isa ito sa mga pinupuntahan talaga. Kaya ngayon, pinuntahan ko siya since taga dito lang naman ako sa station na to. At ngayon guys, gusto ko muna i-explain sa inyo na ito is para siyang sinisignify na isa yung 4 chronological order ng life ba or something, yung parang mga elements na ganun, which is water, earth, and fire, and air. So guys, ayan, hindi ko na-videohan, bigla siyang namatay. Ganyan yan guys dito. Merong mga parang lalabas na ganyan. May time na mamamatay yung ilaw sa itaas and parang magkakaroon dito ng mga projection na hindi ko alam. Hindi ko mabasa kasi ang bilis guys. Tingin na muna natin siyang umilaw ulit bago tayo umalit. Kasi gusto ko makita. Ayun, may countdown. Countdown guys. Ayan. Ayan guys, so meron mga parang whale doon sa ibaba. So tagal ko na nag-iintay, ayaw pang umilaw nung nasa itaas nito. Ang tagal. Naabutan kasi ko nung parang showing, parang may mga projector na show, ganun. Situtour ko naman kayo kung ano yung mga possible na makita nyo dito sa Formosa Boulevard MRT dito sa Kaohsiung. Kasi guys, ito sa mga pinaka-center talaga na pinupuntahan kasi dito nag-meet up yung mga tour guide. If ever na meron kayong tour, dito nyo sila makikita. And dito din nagkikita-kita yung mga tao na if ever na meron kayong pupuntahan, ganun. And guys, meron ditong mga ganyang shop, meron ditong mga coffee shop, may mga kainan. Ayan guys, dito makikita niya may ramen nandito. Ano ba pangalan ng shop? Hindi ko mabasa eh. Tapos ito, Pope Curry? Pope Curry. Oh, Pope Curry Private Kitchen. Nakalagay na ganyan. Tapos ayan, meron pa ditong mga nagbebenta ng braised beef noodle soup. Ayan, dumplings. Ito yung pangalan ng shop. At ayan, ganun din. Mga ganun na may binibenta nila. Mga rice meal, na may egg, na may pork. Ayan. Tapos dito, meron din kayo mga pwedeng upuan if ever na magda-dine-in kayo. And guys, dito guys sa area na to, Mofan. Hindi ko alam po ano ibig sabihin yan. Itutour ko na lang kayo kung ano yung makikita. First time ko dito actually sa side na to. Ayan na, if ever meron ditong mga ano, mga picturan, ganyan. Paano ba yan? So ayan, 50 NTD yung bayad sa mga photo booth nila. Ayan guys, so meron silang ano to, Palfan? Tama ba ibasa ko? Palfan kasi nakikita ko dun. So para siyang Watsons. Ayan. So may mga Bics, may mga Band-Aids. Ayan guys. Kung makikita nyo, merong mga binibenta silang mga yung parang ointment. Ayan o, mga pangmuka, mga pangkatawan. O mga napkin, if need nyo. Mga skincare. Ayan, mga pambata. Kung kailangan nyo ng gatas ng anak nyo pag may kasama kayong kids, pag yung sa travel. Ayan, o. Oh. Meron din ganyan. May salon pass. Diba? Tapos guys, ayan, in case of emergency, alam nyo na, wet wipes. Kasi guys, talaga bangga dito parang Hello Kitty.
dito sa Hello Kitty, pero alam ko parang kauri niya. Ayun, may Hello Kitty din. Kailangan ko kasi guys ng wet wipes. Alam niyo na kung bakit. Kasi guys, isa talaga to sa mga reason na dapat kailangan dala nyo. Kasi in case of emergency, natawagin kayo na, alam niyo na yun. Eh, kailangan na gano'n kayo ngayon ito. Ba? Meron pa silang pa-promo. Kailangan dalawa bibilin para maka-discount. So, binudol ako ni ate. Guys, may makikita din kayo dito mga bilihan ng mga coffee. Ay, hindi pala. Mga ano pala to? Drinks. Parang wine, no? Ganun. Tapos, ayan, may nagbebenta din dito ng mga ganito, ng mga dried things, ng mga food. Tapos, mayroon din 7-Eleven, pero sa Taipei ko kayo itutour, mas magandang branch. So, ayan guys, nagbabalik tayo dito since kanina nga is blackout ko kasi may show. So, gusto ko lang sa inyo sabihin ng additional information na ito, nakuha nito yung world record ng largest public art installation. So, ito yung super laki niya talaga. If ever na magpupunta kayo dito in person, makikita nyo. So, ayan guys, yun tayo pupunta ngayon sa Nanhua. Pagka nandito kayo sa MRT station ng Formosa Boulevard, exit 3 kayo ha. So, let's go. So guys, nandito pa lang ako, nararamdaman ko na agad yung init. Ang init ang singaw talaga. Ayan guys, gusto ko lang sa inyo ipakita kung gaano kalapit yung Nanhua Night Market doon sa hotel ko at sa Lihue Night Market na pinakita ko sa inyo nung unang mga vlogs. So, dito tayo pupunta, dyan lang, walking distance lang from here sa MRT station yung Night Market. At guys, ayun yung building ng hotel ko. Kung nakikita nyo merong red sa taas na yon, yun yung hotel ko mismo. Extra tip lang, kung pupunta kayo dito sa Kaohsiung, tapos hindi nyo natypan siguro yung hotel ko if ever, is dito pa rin kayo maghanap sa Formosa Boulevard para center kayo ng lahat. Ayan guys, konting lakad lang. Ayan yung area natin kanina, tapos ito na yung Nanhua shopping area. Wait lang guys, commercial lang. I discovered na 87.4% ng mga nanonood sa mga YouTube videos ko ay hindi pa nakasubscribe sa akin. Kaya naman ngayon, nire-request ko sa inyo na please mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel and click nyo na yung notification bell sa tabi niya para lagi kayo updated kapag meron akong bagong travel vlog. And actually, almost everyday nga meron akong bagong upload dito sa YouTube. And kung gusto nyo makaalam ng travel updates about me, mga spontaneous trips, mga IG stories at iba pa, i-follow nyo na ako sa aking Instagram account dahil lagi ako dyan nagpo-post kapag kami travel ako. And mayroon din akong post lagi dito sa aking TikTok account. Dito, updated din lahat ng mga posts ko. Kaya yun lang guys, back to the video. So ayan guys, ito yung unang mga bubungad na store. Merong mga coat, tas merong mga damit pang babae. Actually, tama yung na-research ko na sinabing gano'n na yung mga shop daw dito, mga nagbebenta ng mga medyo luma na na-style. So yun nga guys, medyo luma nga yung mga style na nandito nakikita ko. Pero if ever, mag-check pa rin kayo, baka may magustuhan kayong depende sa taste nyo. Ayan. Ayun o, sa mga mother nyo. O mga duster. Ayun guys, sa mga 100 NTD lang, pambata o. Terno na. Ayun yung mga makikita nyo dito. Actually guys, wala akong nakikita ng food area dito. Yung pa naman yung reason kaya ako nagpunta dito para magiging ano ko siya, magiging dinner place ko na. Puro mga apparel. Ayan guys, oh. I think talaga mga for apparel talaga tong night market na to, hindi sa food. Ayan guys, kung naghahanap kayo ng mga tsinelas sa mga chikiting nyo, meron dito, oh. Mga puro pambatang damit. Mga from 2 to 3 years old. Ah, ito guys, nasa bandang dulo yung mga food area, kaya lang mga hindi gaanong appealing. Ayan guys, nasa likod pala na area yung mga food. Kaya lang hindi siya gaanong mababasa or readable kasi puro Chinese yun nandito. Parang kumbaga guys, based understanding ko, pang local siguro tong night market na to. Saka if ever kung meron kayong shop, pang ganito lang to. Yung mga wholesaler ganun. Kasi mura yung mga damit nakikita ko. And kayo na lang maghanap kung ano gusto nyo here. So napakahaba na nung nilakad ko pero wala eh. Hindi naman ako bibili ng mga apparel dito. So guys, pupunta na lang ulit ako sa pinunta kong night market kahapon since yun lang naman yung top rated na open kasi sarado naman yung Rui Feng night market. So babalik tayo sa Liuhe night market. So guys, hindi ko na i-video yun kasi may video naman ako na ginawa doon previously. So yun, mag-dinner na ako. Maraming maraming salamat sa panonood ng video na to. If ever na gusto nyo magpunta dito sa Nanhua is kung mag-shopping lang kayo at kung mag-wholesale lang kayo ng mga items. And if ever na gusto nyo bumili ng mga sapatos, ng mga apparel for your tita, tito, at meron dito mga coat, okay? So yun, maraming maraming salamat. Panoorin nyo pa yung mga susunod kong vlog dito sa Taiwan, okay? So yun lang, thanks!